Mga Lodi, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng Dasmariñas. Ang Dasmariñas ay nagsimula bilang baryo ng Imus at noong 1867, naging independent municipality ito. Ito ay ipinangalan sa dating Spanish Gobernador General na si Perez Dasmariñas mula 1590 hanggang 1593. Alam niyo ba mga Lodi na ang 250 Chinese oarsmen o mga mananagwan niya ang sila mismong pumatay sa kanya? Ang kanyang anak na si Luis Perez Dasmariñas ay napatay din sa kamay ng mga Chino noong 1603. Ang Perez Dasmariñas ay kilala na nagsimula ng fortification ng Intramuros at Fort Santiago. Ang Perez Dasmariñas ay itinatag ng mga Recollect Fathers noong 1795. Ang Camarín de Piedra ang unang simbahan ng Dasmariñas. Ang mga sinaunang dayuhan naman dito ay dumating noong 1861. Noong panahon ng Revolusyon sa taong 1896 hanggang 1897, naging madugong battlefield ang Dasmariñas. Matapos mapasa kamay ng mga Kastila ang bayan, sinunog nila ang lahat ng mga tahanan at mga gusali maliban sa Catholic Church. Daan-daang mga tao ang namatay sa laban, kasama na dito ang mga kilalang general tulad nila Flavio Yenko at Crispolo Aguinaldo. Noong panahon ng mga Amerikano, ang bayan ng Perez Dasmariñas ay muling naging baryo at parte ng Imus hanggang 1907 kung kailan naging separate municipality ito kasabay ng pagtanggal ng Perez sa pangalan nito. Alam niyo ba mga Lodi na noong panahon ng mga Hapon taong 1944 nagkaroon ng tinatawag na zonification kung saan ang lahat ng mga pinaghihinalaan ng mga Hapon na mga kalalakihan na sangkop daw sa guerrilla movement ay pinahirapan nila at pinagpapatay sa Dasmariñas Elementary School. Pagdating ng 1945, tinulungan ng mga hukbong Pilipino ang mga Caviteño na labanan ng mga Hapon upang makalaya. Nakalaunan ay nauwi sa World War II. Noong 1997, naaprobahan ng cityhood ng Dasmariñas, ngunit hindi opisyal na naging Republic Act. Ganun din ang nangyari noong taong 2000. Ngunit noong November 26, 2009, naging opisyal ang cityhood nito kung saan 36,559 out of 44,000 na Dasmariñeños ang sumang-ayon dito. Talagang naging malaki ang pag-unlad ng Dasmariñas City na kanilang inihahalin tulad sa isang paru-paro. Kaya naman, ipinagdiriwang dito ang Paru-Paro Festival tuwing buwan ng Nobyembre. Bukod pa dito, alam niyo ba mga Lodi na first class city lang naman ang Dasmariñas? At bukod yan, Seal of Good Local Governance awarded din sila? Talagang nakakapal bilang isang Dasmariñeño, hindi ba? I-share nyo na rin ang video ito upang maipagbigay alam sa ibang mga Caviteño friends nyo. I-like nyo na rin ang Proud Caviteño Facebook page para mas maraming kaalaman ang makuha ninyo tungkol sa Cavite. Muli, ako si Tenyo, isang proud Caviteño.